SSS Maternity Requirements. So, ang unang requirements, kailangan meron kayong Certificate of Live Birth ni baby. So, make sure na may tatak na local registrar ang Certificate of Live Birth ninyo para i-approve ni SSS. Then, pangalawang requirements, kailangan meron kayong Certificate of Employment. Then, take note, hindi lahat ng SSS ang tumatanggap ng Certificate of Employment. Dahil ang ibang SSS branch, mas prepared nila yung Certificate of Separation. So, ito yung sample ng Certificate of Separation. Then, once hindi ma-approve sa SSS ang iyong Certificate of Employment, so, kailangan meron sa inyo is ang Certificate of Separation. Then, ang pangatlong requirements, kailangan meron kayong Certificate of Non-Advancement of Maternity Benefit. Dito is kailangan may ganito kayo para masigurado ni SSS na hindi pa kayo nakakakuha ng Advance of Maternity Benefit sa iyong company or sa inyong employer. Then, kapag once hindi na kayo makakakuha ng ganito, halimbawa dahil kayo ay awol or close na yung company ninyo na pinagtratrabahuan at hindi na rin kayo makakakuha ng Certificate of Employment, Certificate of Separation, or any reason na hindi na kayo makakapagkuha. So, ang gagawin nyo lang is magpapa-affidavit of undertaking. So, ito yung sample ng affidavit of undertaking. So, pagkatapos nyo mag-fill up nito, kailangan ipanotaryo nyo. So, yan lang po guys. Hanggang dito lang tayo. Sana nakatutulong itong video na ito. And please subscribe my YouTube channel. Thank you for watching. God bless!